Mai, and welcome to My Goodness. Ngayon guys, magluluto tayo ng otap. Isa itong Cebu delicacy na gustong-gusto namin dito sa bahay. So, samahan nyo ako and please make sure to subscribe and click the bell notification button para na-inform kayo tuwing may bago akong upload sa akin channel. And please like and share it to your friends as well. Okay, so simulan na natin. Itong flour ko ay aking sinala o sifted. And it would be better kung i-measure nyo yung mga ingredients by weighing it o nagamit kayo ng timbangan kesa pag gumagamit kayo ng mga cups kasi minsan doon siya nagkakaroon ng difference. Okay, so gagawin lang natin, pakadali, imimix lang natin itong ating cold butter. So dapat malamig yung butter natin. Yan. At chinap natin ito cube. Gagamit lang tayo ng kamay dito. Imimix lang natin yung ating butter. Now, kung ititinda nyo to guys, mababa ang presyo, pwede kayong gumamit ng lard o vegetable shortening instead of full butter. Pwedeng half ay lard o vegetable shortening, pwedeng half ay butter. Pero kung gagamit kayo ng butter dito, pwede rin yung margarine. Pero mas maganda ang effect kapag yung butter at mas malasa, mas masarap. Kaya I would suggest na huwag yung tatanggalin yung butter kasi yun yung nagbibigay sa kanya ng masarap na lasa. And then lalagay natin yung water. So this is a cold water. Kailangan malamig yung tubig natin. Ayan. So i-mix nyo lang hanggang kumapit lahat ng ating all-purpose flour sa ating dough. Ayan. So, hindi nyo kailangan gumamit ng mixer dito, guys, kasi hindi natin pwedeng i-mix mabuti dahil dun sa butter. Kailangan may matirang maliliit na bilog-bilog yan. Okay. So, once na-mix na ganyan, okay na yun. Lalagay natin siya sa isang cling wrap. Tapos ilalagay lang natin ito sa ating freezer. And let it sit for 30 minutes. Okay, balikan ko kayo. Okay, so after 30 minutes guys, ito na yung ating dough. Flour lang natin yung ating surface para hindi dumikit. Okay, flat and then fold. Then, pa-flat natin ulit. Medyo mahirapan lang kayo sa umpisa kasi pag masyadong matigas yung dough nyo at late nyong natanggal, kagaya ko medyo sumobra sa 30 minutes. Pero okay lang naman yun. Fold ulit. Hanggang sa kuminis. So, gagawin lang natin to ng mga 6 times.
para humalo yung butter. Okay. Mga 6 to 7 times yung i-fold. Then lalagyan natin siya ulit sa cling wrap. Freeze again for another 30 minutes. Okay guys, so after 30 minutes sa freezer, ito na yung ating dough. Pa-flatten lang natin ito. Yan. So, minsan medyo so, matigas masyado. Pero okay lang yon. So, papanipisin lang natin ito na mga ganyan kalaki. Okay, so pwede na to. Nagawa ko na siya na rectangle. Okay, next natin gagawin, papaikutin natin siya. So, gagawin natin siyang parang log. So, ganito siya kanipis. Ayan. So, iro-roll nyo lang para maging log. Okay, wala na tayong ilalagay dyan guys. So, para, pinadali ko na yung inyong paggawa ng otap. So, hindi kasi siya necessary na lagyan dyan sa loob. Hindi siya kailangan talaga. Walang effect sa lasa at saka sa itsura. So, ayan. Pinch lang natin para mag-lock at hindi bumuka. Kasi mahirapan kayong i-rolling pin yan isa-isa pagka hindi siya magdikit. Yan. Hatiin lang natin to sa gitna. Okay. Para ma-flat pa natin. Okay. So, chop nyo lang ng mga 1 inch per piece. Rolling pin nyo lang. Ayan. Paganyan. So, manipis kailangan, guys. Papanipisin natin. Then, ang gagawin natin, babrush nyo lang ng butter. So, medyo melted butter ito. Or softened butter. Pwedeng melted, pwedeng softened. Okay, pagka-brush nyo. So, that's it. Okay lang kung may punit. That's okay, guys. Meron nangyayari talagang ganyan.
Then, ilalagay mo sa sugar. Okay. Taktak mo lang konti and that's it. Lagay mo na sa baking sheet. Now, yung baking sheet na gagamitin natin, hindi natin siya lalagyan ng parchment paper. Kasi makakatulong yung ating baking sheet para mas lalong lumutong yung ating otap. Okay, next. Pakita ko sa inyo ulit. Pagka medyo malagkit, dab nyo lang ng flour. Pati yung inyong rolling pin. Okay. So, roll nyo lang na ganyan. Magiging oblong yung itsura niyan. Yan yung mukha ng otap. Brush with butter. Okay. Dip with sugar. That's it. Tanggalin nyo lang yung excess para hindi masyadong matamis. Then, lagay nyo na dyan. Okay, so guys, ito na yung ating first batch na nagawa. Ayan. Pagkatapos nyo magawa yung first batch, lagay nyo kagad sa freezer. Kailangan ma-freeze ito ng mga 15 minutes. Okay. Pwede rin naman guys na ilalagay nyo siya sa ref lang o sa fridge. Basta matigas na yung otap o yung dough bago nyo i-bake. Ibig sabihin ay na-frozen na yung butter nun. And then guys, ito yung ating second batch ng ating otap. Iyan. So ilalagay ko na rin to sa freezer. At yung una nating ilalabas, yung unang pinasok natin sa freezer, yun din ang una nating i-bake. Okay, so pagkalabas natin kanina sa ref ng ating pinalamig na otap, didiretso nyo kagad yun sa oven na preheated for 200 degrees Celsius. So 15 minutes mong ipipreheat yun. And sakto lang yun, pag na-preheat mo, malamig na yung ating otap sa ref, diretso na sa oven. Ibibake mo ito ng 5 minutes for 200 degrees Celsius. After 5 minutes, lower down mo yung oven temperature to 150 degrees Celsius and then ibibake mo siya for up to 20 minutes more. Okay. Para ma-achieve nyo yung malutong na otap. Okay, so this one, in-extend ko lang ng konti yung baking para dun sa mga gustong medyo toasted. Pero hindi naman siya sunog kasi ilalim niya. Ayan. So, ganyan ang itsura niya. Hindi naman siya sunog. Okay. Alright. Tapos ito naman, pinull out ko siya ng after 20 minutes. Saka ko tinanggal sa oven. Ito, mga 25 minutes pa. Ayan. So, patagalin nyo lang ng konti dito sa baking sheet hanggang matanggal yung init. And then, ililipat nyo siya dito sa wire rack or sa cooling rack nyo para hindi mag-soggy yung ating otap o hindi lumambot. Okay. Para mag-circulate yung air sa ilalim. Then, palalamigin nyo itong mabuti. Make sure na wala ng init bago inyo ito ipack. Let's check. Okay. Ayan. Check natin. Sarap. Saan ko yung butter. And then flaky rin siya. Mm.
Ata. Mas malutong. Yung mas matagal ng konti. Pero okay lang yun kasi depende naman sa inyo. Lulutong din naman to pag malamig na malamig na. Medyo mainit pa ng konti kasi ito yung second batch natin. Ang sarap. Ubusin natin to. Yan, no? Aba, tumatagal naman, lumulutong siya ng lumulutong. Flaky. So, ang technique dito, guys, is kailangan mapanipis nyo yung dough. Tapos, yung pinalamig natin siya kanina, yung butter niya tumigas din. Now, pagpasok nito sa oven, magpa-puff yung mga butter. Kaya nagkakaroon ng mga umbok. At nagiging flaky. Thank you so much, guys, for watching this video. Lutuin nyo na sa mga bahay nyo. Pwede nyo rin gawing business. Have a great day, everyone. Bye!